Ka-rescue, ang gagawin natin ngayon, mag tune up tayo ng makina, mag-adjust tayo ng engine valve. Pang ano to, puso canter. 4D32. Pang ano, ito. Makina, i-ano natin, adjust natin yung engine valve. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust using short method pag-adjust ng engine valve. Tara, turo ko sa inyo. Aka-rescue, sa pag-adjust nito, gagamitan natin siya ng ano, short method using running mate, piston number 1 at saka piston number 4. Magsimula tayo sa piston number 1. I-ano man lang natin siya. I-timing natin yung kanyang pulley sa kanyang timing mark. Ang timing mark nito, Karisyo, nasa ilalim. Yung parang pako na matulis, nakakabit sa kanyang timing cover, tsaka mayroong guhit sa pulley. Kaso nasa ilalim. Kaya ang gagawin natin, lagyan natin siya ng salamin. Ayan, pakita ko sa inyo, Karisyo. Ayan, yung parang pako. Ayan, no? Parang pako. Ito yung kanyang mark. Ayan, pagtapatin lang yan. Naka-top dead center, piston number 1 yan. Pag next turn naman yan, isang ikot 360 degree, yun, mag-power naman yung ano, piston number 4. Tara, Chris, yung gagawin natin, tanggalin muna natin yung ano, kanyang valve cover para makita natin yung rocker arm. Tara. Tanggalin natin yung ano niya ngayon. Kanyang valve cover. Ayan, Karisyo, natanggal na natin yung valve cover natin. Ayan, kita na natin yung rocker arm natin. Kung nagagamit tayo ng pillar gauge, ang sukat nito, 16 to, Karisyo. Ang gawin natin dyan is 316, intake at saka exhaust. Gagamit tayo ng 12 na combination wrench, saka flat screw. Sa short method, Karisyo, kaya tinatawag siya na short method dahil mabilisan lang ang pag-adjust natin yung rocker arm lang na ano 1, 2, 3, tapos dito na tayo sa number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so 6 ito yung adjust natin, no? 1, 2, 3 tapos 6. Sa sunod na ikot, ito namang apat na to. Ito yung sa 4, 5, 7, 8. Malalaman yan, Karisyo, pag naka-piston number 4 yan. Yan, nakababa lahat. Bueno, nakababa sila, masikip. Nakababa yan, to. Nakababa. Ligaya ng piston number 1 siya. Kaangat lahat yung ano yan. Yung 1, 2, 3. Tapos dito sa 6. Ayan. I-adjust na natin. Ayan, ito. Okay pa to. Kailangan di masikip, di rin maluwang. 1, 2, 3. Tapos dito na sa 6. Ayan, medyo maluwang yung sa 6 natin. Kailangan di maluwang, di rin masikip. Ayan. Lock lang natin. Ayan. Tapos
ikot natin yung ano, ikot natin yung poly ka-rescue. Isang ikot at 360 degree, magpipisto number 4 na naman siya. Tara, ikotin natin. Malalaman yan pag bumaba naman to ka-rescue. Malalaman yan pag naka number 4 na. Ayan, gumalaw na. Ayan, siya naman sumikip ngayon. Yung in-adjust natin kanina, sila naman sumikip ngayon. Kaya ang i-adjust naman natin ngayon ay itong number 4, 5, 7 at saka 8. Ayan, sila naman yung maluwag ngayon. Ayan, maluwag. Ayan, oh. Kaya minsan lakas ng lagitik nito ka-rescue pag ano, maluwag. Suwabi lang. Ayan. Ito naman yung number 5 ngayon. Ito naman medyo masikip. Ito naman ngayon lalaktawan natin yung kanina, bumaba na siya ngayon. Yung sa kanina piston number 1, ngayon iwanan natin siya, ito naman. Medyo maluwang. Suwabi lang. Ayan, ganyan lang ka-rescue. Medyo huwag maluwang, huwag din masikip. Medyo malaki. Ka-rescue. Ganyan lang mag-adjust sa ano, short method. Mabilis lang dahil dalawang ikot lang ng crankshaft natin. Piston number 1 at piston number 4. Kaya mabilis lang siya. Sa unang ikot 1, 2, 3 tapos 6 na. Sa pangalawang ikot naman, piston number 4, 4, 5, 7, 8. Yan, ganun lang ka-rescue. Tapos stretch 60 na yung sukat ng pillar gauge. Yan, ganyan lang kabilis ka-rescue. Yan, pwede na natin ibalik yung takip.
Yan, ka-rescue. Ganun lang kabilis mag-adjust ng ano, engine valve ng Canter 4D32. Kaya kung sana may natutunan kayo sa aking mounting tutorial about engine valve ng 4D32. Maraming salamat sa mga panonood nyo, Parisio, sa ating munting tutorial. Tsaka sa di pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Tsaka pakipindot na rin yung ano natin, notification bell para updated kayo sa sunod ko pang mga video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.